Bakit walang safety boss or mga safety equipment or scaffolding kaming nilalatag? So, ito kasi yun. Kung maglalatag po tayo ng scaffolding, ang mangyayari po nun is puro labas lang ng building. Which is yung bago dumikit sa pinakadulo ng yero. Yun lang ang malalatagan natin ng scaffolding yan. Ano? At kung maglalatag naman tayo sa loob, is hindi pantay ang pagkakalatag. Kumbaga, sasabayan mo yung clipping ng trusses para hindi naman lumagpas sa parlina para may maapakan ka. At ang gagawin mo rin nun, maraming apakan, puro platform. Kumbaga, bawat apak mo is may maapakan ka talaga, totally. So, may isa pa naman paraan kung paano. So, maglalatag tayo ng hanging cable or yung para nung zipline, yun. Maglalatag tayo ng ganong kataas na 6 feet siguro or 5 feet. Then, doon ihuhok yung pinaka-harness na yun, no? Sa bawat linya is dalawa kayo. Dalawa kayo sa isang linya kasi pag nagbubuhat ng yero, kabilaan. Ganon. Eh, kung nasa 10 kayo, edi limang ganon na parang kable sa taas. So, kaya wala po tayong safety talaga kasi paano kung pakyawan? Diba? Doon pa lang talo ka na. Buti kung ipoprovide ng kliyente yung scaffold or yung cable. Tsaka dagdag lang po natin mga lods, ano? Ang trabahong roping po talaga mga lods, dapat sanay po sila sa taas. Opo, sanay sa taas, walang lula, then marunong talaga. Hindi, huwag kayong kukuha ng basta-basta pagka, lalo na pag nagbububong at ganito katataas. At ang mga yero ay napakahaba tulad nito. 12 meters po yung binubuhat nila na yan. Kung hindi po marunong or ang kukunin yung maglalatag ng bubong, talagang hindi talaga obra. Dapat may kasanayan. Tamang kasanayan po sa paglalatag ng bubong.